gising ka, sabi! Ah! Ano ba? Huwag ka naman manggulat dyan! Kanina pa kasi kita ginigising parang wala kang naririnig. Kung ako sa'yo, mag-umpisa ka na mag-aral. Tama na yung patamaran. Wala namang masama sa pagpapaalala. Hmm? Nobita, nakikinig ka ba sa akin? Naiintindihan mo ba mga sinasabi ko sa'yo? Ano ka ba? Ang dami mo na nasasayang na oras. Gising na, Nobita! Tumahimik ka nga! Napakaigay mo! Nagpapaingayin tao eh! Hayaan mo muna ako! Pero kasi, alam ko na, ang salamin ang damdamin! Tingnan mong mabuti, Nobita! Nasaan ako? Mawawalan lahat ng saysay ang mga nasa paligid kung hindi mo ito bibigyan ng halaga. Kasi ibang mundo ka ngayon kung saan lalabas ang tunay mong nararamdaman. Eh, ano naman ang pakialam ko? Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Ang totoo, nag-aalala ako sa pagiging tamad mo sa pag-aaral. Ha? Huh? Kung hindi mo gagalingan, wala talaga mangyayari sa'yo. Wala kang ginawa kundi matulog, pinipilit ka pa mag-aaral para nagmamakaawa pa ako. Nag-aaral naman ako kahit pa paano ah. Kaya sa pagkakaalam ko, maayos ang resulta ng test ko. At talaga? Sabihin mo, anong resulta? Basta nakasagot ako. Hayaan mo na ako, hindi talaga ako ganun kagaling. Tanggap ko naman sa sarili ko na hindi ako matalino, nakakalungkot lang. Huwag ka naman ganyan. Ano ito? Huwag ka mag-alala, pinapakita lang nito kung ano tunay mo nararamdaman. Ibig sabihin, ito ang aking kalungkutan? Ha? Huh? Tama ka, pero depende. Kung ano nararamdaman mo, yun din ang lalabas sa katawan mo. At minsan, kung ano lumabas sa bibig mo, mangyayari. Isa tong salamin ng damdamin. Pakiramdam ko, parang lobo yung utak ko na lumulutang. Lumulutang? Oo, hindi ko kasi maintindihan kung anong sinasabi mo eh. Lobo! Ay! Paliwanag ko sa akin! Kusa nang galing ang lobo yun! Nabalik mo kasi salitang lobo kanina. Ayun, nagpapansin, nakuha pang umextra dito. Lalo yata ako naguluan. Ay. Basta ganito, kung ano nasa puso't isipan mo, mararamdaman mo ito, tiyak nalalabas sa iyong katawan. Nagpapakatotoo ka lang sa sarili mo. Kung ganun pala, pwede ko itong malaro at masubukan! Hindi ito laruan, para kusay ka bubuti mo! Kilala kita, pag pinagbigyan ka, umaabuso ka lalo! Sige, wag na lang! Alam ko naman lahat ng bagay na ginagawa mo para sa ikabubuti ko, Doraemon. Aaminin ko, minsan talagang padalos-dalos ako at hindi nag-iisip. Sige, ipapahiram ko na sa'yo ito, Nobita. Gamitin mo sa mabuti, ha? Nako! Alam ko namang hindi mo ko kaya tiisin, Doraemon eh! Sabi na nga ba eh, paglalaruan mo lang ko eh! Sige, maiiwan na kita dyan, Doraemon! Paano ko kaya gagamitin to? Ay, nako! Susubukan ko na lang sa labas to! Andali lang, Nobita! Saan ka pupunta? Sigurado ako, maglalaro ka na naman sa labas, ano? Nagkakamali kayo, hindi po! Napakabata mo pa, sinungaling ka na? Hindi mo inaintindihan mo sinasabi ko sa'yo. Puro laro lang ang nasa isip mo. Basta tandaan mo, ayoko makikita na mababa ang grades mo sa exam, ha? Hi! Aray ko! Aray ko! Sakit mo sa tenga! Aray ko! Aray ko! Ito na yata yung pinapaliwanag ni Doraemon kanina. Nararamdaman ko na. Ay, nangalay yung bibig ko dun ah. Yan talaga si Nobita. Sigurado ako na gagamitin na naman niya yung sa kalokohan. Masundan nga ang patang yun. Aba, yun pala siya. Pero parang malungkot na naman yata siya. Bakit ganun? Parang ang bigat-bigat ng nararamdaman ko ngayon. Bula niya! Bakit parang ang laki naman yata ng problema mo?
Hindi ko alam, wag mo na lang ako pansinin. Huwag mo masyadong damdamin ng buhay. Sige ka, ikaw din, tatanda ka kagad niyan. Tingnan mo ko, hindi iniisip ang problema, palagi masaya. Masaya ka? Oo, kung hindi mo na itatanong, alam mo ba inimbitahan ako ng paborito kong artista na sina Iwamoto at Yasmin na makipag-date sa kanila? Talaga? Sikat na artista ang dalawang yun, ha? Totoo ba yun? Namomroblema nga ako kasi nalilito ako kung sino pipiliin kong i-date sa kanilang dalawa. Ang hirap talaga maging gwapo, no? Ano nangyayari? Bakit namumula ang buong katawan ko? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit naging pula ang kulay ko? Namumula ka nga! Pero baka binibiro mo na naman ako! Ikaw talaga! Biro? Hindi ako nagbibiro! Makikipag-date talaga sila sa akin! Totoo yun! Tignan mo nga! Halata nagsisinungaling ka lang! Ano ka ba? Bakit ka naman nagugulat ng ganyan? Bakit ka kasi nagtatago sa halaman? Sa ating dalawa na lang to, ah. Ang totoo niyan, may nagawa kasi akong kasalanan kay nanay, kaya tinataguan ko siya. Natatakot ako. Sigurado lagot ako sa nanay ko kapag naabutan niya ako. Achik! Ang lamig naman! Nilalamig siya dahil sa sobrang kaba. Bakit ba ako naninigas ang ganito? Ay! Mukhang higanting yelo! Ay. Naku po, bumalik na naman siya sa pagiging malungkot. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang bigat talaga. Ano nangyari? Lalong dumilim. Mabigat kasi ang puso ko, kaya pati ang katawan ko at pa ako mabigat din. Nobita, tama na nga yan. Lumabas ka na dyan. Halika rito. Lumapit ka sa akin. Pala, dilim-dilim ng mundong ko! Hindi ko alam na ganyan pala mangyayari. Pinapakita lang talaga nito ang nararamdaman mo. Nobita, mabuti pa umuwi na tayo. Hindi ako uuwi. Iwan mo ako. Gusto ko mapag-isa. Mapag-isa? Pero parang okay naman yata yan. Ano sinasabi mo? Tagap ko. Wala naman nakakaintindi sa nararamdaman ko. Wala naman kasi dapat ikalungkot. Hindi ko kasi alam kung wala akong kwentang tao. Hindi ko kaya. Gusto ko natapusin ang buhay ko. Kikiwan mo yan. Ano ka ba? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Wala kang karapatan gawin yan. Dilawin mo ka pag-iisip mo. Ang bigat ko. Wala ko pumapasok sa utak ko. Parang nagkakagulo doon, ah. Ay, sino ba kaya? Bakit naman napakatulim yata dyan? Ano ba pinag-aawayan nyo? Ano po yun, teacher? Parang boses ni... Ikaw ba yun, Nobita? Nako, lagot ako nito. Akalain mo nga naman, tamang-tama ang pagkakataon. Buti na lang napadaan ako dito. Totoong gusto kitang makausap. Alam ko po yun. Siguradong tungkol po yan sa resulta ng test ko. Papagalitan nyo ako. Ha? Eh, bakit naman kita pagagalitan? O sige, gusto mong malaman ang resulta ng exam mo? Ay, naku naman, kinakabahan na ako. Alam ko naman mababa ang nakuha ko. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Gagawin ko po ang lahat. Ay, ano ka ba naman, hindi makakatulong ang ganyang pag-iisip. Sa totoo lang, ang score na nakuha mo... Ano bang score niya? Nakakuha ka ng 95 sa exam! Hindi ako makapaniwala, 95! Ako rin hindi makapaniwala, isa tong himala! Isa tong liwanag na pag-asa! Ang galing mo naman pala eh. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili. Yay! Paano siya nakalipat ng ganon, ha? Dahilan lang po yan ang sobrang saya. Lumalabas lang po ang tunay niyang nararamdaman. Napakasaya ko! Taas ng grades ko! 95! Ano ka mo? Sigurado ka ba nakakuha ka ng 95 sa exam? Oo! Sa katunayan nga, pakiramdam ko para sa samog ang dibdib ko sa sobrang saya. Tignan mo! Oh, 95? Tama bang narinig ko? Sa sobrang saya, hindi ko mabuo kung ano ang tama salita. Bakit? Anong gusto mong sabihin? Pakiramdam ko, nabuo ko ang salita sa bulsa ko. Gusto niyo makita? Pasensya na kaya basta na lang lumabas sa bulsa ko eh. Ano? Totoo ba yan? Nakakuha ka ng 95? Oo naman, kahit tanongin mo pa si teacher pag nakita mo siya. Bakit? Para napipipi ka. Naiintindihan kita, hindi ka kasi nakakuha ng 95. Ang saya-saya ng buhay! Kaya tandaan mo, mag-aral ka na lang lagi na mabuti ha. Natutuwa ako para sa'yo.
Kakaiba? Bakit sa silangan lumulubog ang araw? Alam ko na, senyalis yun ang magandang kinabukasan mo. Pinapakita lang sa'yo. Yun ba ang ibig sabihin nun? Ang galing naman! Totoo ba yun? Yay! Ang saya ko! Tandaan mo, magiging masaya ka ng lubusan kung hindi ka mawawalan ng pag-asa. Pero sa susunod, huwag kang puro tulog, ha? Huwag kang tatamad-tamad. Yay! Makulay ang buhay! Sana hindi lang ngayong araw na to. Sa mga susunod pa! Mating na rin ang Drift Eyes! Magandang lalaki ako sa inyong lahat. Ay, magandang araw pala. Pasensya na. Nandito ako ngayon sa Hokkaido kung saan, aching! Sipo, nito talaga. Itong panyo. Pasensya na ulit. Mama naman, huwag ka na akong extra dito. Nakikita niyo ang mga sea lion. Lumilipad na si Eagle sa Northern Sea. At Jebe, kung saan dito ako nakatayo ngayon. Noong naglalakbay kami papuntang Hokkaido, tinunan ako ng video ng papa ko pati tanawin doon. Talaga? Big time! Alam niyo ba? Ang sarap doon. Ang ganda ng mga tanawin. Manginginig ka nga lang at tatayo yung balihibo sa sobrang lamig. Nakakaingit ka naman. Makikita niyo doon ang D. At sa pagkakalam ko, walang ganun sa ibang parte ng mundo. Masyado kasi malayo yung lugar na yun eh. Ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-drift ice para makita ang Hokkaido, no? Talaga, Nabita? Oo, nakita ko na rin yun. At saan mo naman nakita yun? Gusto mo malaman? Pwede ba? Huwag mo nang patagalin. Sabihin mo na sa amin. Pag sinabi ko, huwag kayo magugulat, ha? Malapit lang, makikita nyo sa lawa ng bundok. Nagkakamali ka, Nobita. Ano ka ba? Hindi naman yun ang tinatawag na drift ice. Nilanggot na yelo lang yung nakita mo. Palibasa kasi, hindi ka pa nakakapunta ng Hokkaido. Nangangarap ka ng gising. Ang iyabang nyo naman magsalita. Hindi ako nagkakamali. Siguradong drift ice yun. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Hindi ako nag-iayabang. Malaki at malawak yung sinasabi ko, no? Ganito kasi yun, Nobita. Ang drift ice ay malalaking yelong nabubuo at lumulutang sa dagat. Ano? Drift ice sa lawa natin? Ano ka ba? Pinagtatawanan mo ba ang pagiging inisente ko? Pasensya ka na. Naku, alis nga pala ako. Ano? Lalabas ka? Meron lang kasing inuutos sa akin ng mami mo. Bigyan mo na lang ako ng bagay na makakagawa ng drift ice. Wala akong bagay na makakagawa nun. Paalam! Doraemon, sandali lang! Paano na kaya yan? Hi. Sana nandito. Ha? Nandito nga! Ang reserba ang bulsa! Si Nobita talaga, kahit kailan ko ano-ano naglalaro sa isip niya. Nakikilipi ako dyan, wag dyan! Hindi ito, hindi rin ito. Ano kaya sa mga to? Meron pa bang natitira? Ang nakakapag-iba ng klima at panahon! Ang dumi ko na, siguradong kagagawan ko ni Nobita. Saan kaya banda ang lugar na yun? Hindi ko makita. Nasaan kaya yung Hokkaido? Nakita ko na! Hokkaido, makikita na kita! Ngayon, mamarkahan ko na! Excited na talaga ako! Ayos na yan! Sigurado mo mamangha lahat na ito! Chichon! Pakialamero talaga si Nobita. Ano kayang gamit kung inilabas niya? Hindi! Hindi totoo yan! Ano kaya nangyari doon? Naku, parang masama ang kutob ko Saan kaya nang galing to? Ano to? May oso pa! Nobita! Bakit ano yun? Stabilisan mo! Nakaharang sila! Ang net! Rocket! Ina!
dapat kumuha ng mga bagay na walang paalam. Pero simple lang naman ang kahilingan ko, Doraemon. Gusto ko lang mapakita kay Shizuka ang Drift Ice. Simple lang ba yon? Intindihin mo naman ang sinasabi ko sa'yo, hindi ka dapat makialam. Hindi na mauulit. Ipangako mong hindi, ha? Pangako. Okay, bubuksan ko na. Ngayon, umpisaan na natin. Ito ang lawa. Pagkatapos, ang lawa naman ang uhusuko. O, ayan. Ayos, handa ka na ba? Oo! Switch on! Wow! Ang galing! Ito pala ang Drift Ice! Doraemon, hindi ba sila yun ang mga yun? Tama ka. Tignan mo ron, may Sea Eagle pa. Nasaan banda? Aba, oo nga no! Sandali, tatawagin ko si Shizuka. Sige! Hey, hey! Nakakuha ko kagad! Ang laki, oh! Damulag! Hindi ka ba nakakaramdam ng lamig sa katawan mo, ha? Kanina hindi, pero ngayon sinabi mo, Aching! Ah, totoo, Nobita? Hindi ka ba talaga nagbibiro? Totoo na may Drift Ice sa may lawa? Ano ka mo? Wala si Takeshi doon sa bahay? Opo, galing po ako doon, pero hindi ko siya nakita. Ay, naku, ang batang yon. Pag nakita mo siya, pakisabi, kailangan niya magbantay dito sa tindahan, ha? Lumabas si Suneo kasama si Takeshi. Hanggang ngayon nga, hindi pa sila bumabalik eh. Ganun po ba? Pinagbibigyan ko lang ang batang yun, pero sumusobra na talaga siya. Pagbalik nun, siguradong lagot siya sa akin. Nasa na kaya yung dalawa? Sigurado sa mga oras na to, pinag-uusapan na nila ako. Saan kaya sila nagpunta? Hayaan mo na sila, halika! Pupunta na tayo doon! Wow, ang ganda talaga! Sobrang ganda, Nobita! Wow, sa wakas nakita mo na ngayon ang Drift Ice! Hindi ko akalain na makikita ko ngayon ang Drift Ice! Para ako nananaginip, sobrang ganda! Nobita, halika rito, may problema! Huh? Bakit? Ano yun? Tignan mo! Ha? Huh? Yung anak na sila yun! May sugat siya, kawawa naman! Sa palagay ko, nasugatan siya sa matalas na yelo. Nakakaawa naman siya! Doraemon! Nahiwagang gamit ng doktor! Una, linisin ang sugat, lagyan ng ointment at bandage. Namulag! Tingnan mo, ito pala nakukuha natin. Tigil na kaya natin to. Ano ka ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Alam ko, nararamdaman ko na marami tayong mayuwing isda. Ayan o, sabig si! Ako rin, meron na! Sigurado akong malaki ito! Oo nga! Isang alima ako! Seaweed sa akin? Yay! Ang swerte! Ang sayo! Pero bakit galing, naman magkakaroon ng ganito sa lawa na ito? Alam mo, hindi na sa akin importante yun! Sandali lang, Damulag. May naririnig ka pang ingay? Ito talaga ako. Ano-anong naririnig mo dyan, Suneo? Tingnan mo, Damulag. Nakikita mo ba nakikita ko, ha? Ano ba yun? Ikaw talaga? Galing yan, ha? Suneo! Hindi ko rin alam! Drift Ice! Oo nga! Nakakatuwa naman, bumalik na sigla niya! Ang sarap pala makatulong sa hayop! Bakit kaya? Sa palagay ko, Nobita, may naghahanap na sa kanya. Baka hinahanap na siya ng kanyang mama! Mama? Bakit naman hindi? Natura lang nahanapin ang ina ang kanyang anak. Parang awa mo na, pakawalan mo kami. Bakit? Ano ba nangyayari? Nakala niyo siguro mga anak niyo tayo damulas. Iyak ka din. Hindi niyo naman tayo ang mukha. Ayoko na. Mama. Ayok na lang. Tulungan niyo kami.